So guys, welcome back to my channel. This is Nip TV again. Bali to guys yung karugtong ng kuha natin, vlog natin tungkol dito sa short killer na inassemble natin. Inassemble ko pala. So bali, tatry natin ngayon guys kung makikita ba natin ang short sa isang circuit board sa pamamagitan nito. Kasi nung last time, hindi ko na siya na ipakita, i-test doon sa circuit board kasi wala pa akong nakitang may short. So, hanap-hanap ako dyan kung meron akong makita. Meron naman ako nakitang sirang board pero hindi ko lang sure kung may short. Subukan natin, testingan lang natin ang ating multi-tester para malaman natin kung may short. Okay guys, bali part 2 ito ng vlog ko tungkol dito sa ginawa kong ano, short killer. Okay guys, bago pala tayo mag-upisa, para doon sa hindi pa naka subscribe sa akin channel, paki-subscribe na lang po ang Nip TV. Sabayin na yung notification bell para ma-update kayo sa mga upload ng mga bagong video. At saka magsimula tayo guys after this short intro. So okay guys, nandito na tayo ulit. So ito yung ginawa kong short killer nung last vlog ko. Meron siyang input power na yan, 20 volts. Tapos ngayon guys, nakaset siya sa 5 volts at 5.1 na output. So dito yung sa input, ito yung sa output. Ngayon, tatry natin guys mag-check ng may circuit na may short. Tingnan natin kung madidistinguish nitong ating ginawang short killer. So, mayroon akong nakitang board dito na parang sira pero hindi ko alam kung alin dito mga may short. So, mag-try tayo guys ng random test na lagay lang natin sa continuity, yung may buzzer para makahanap tayo ng mga short na pyesa. Ayan, naka-random. Okay. So, sa pana to, teka guys, sa taas natin muna yung ating camera para makita natin. Okay. Ayan. Tapos try natin yan. Ayan. Okay, mag-try tayo na mag-check kung may makita tayo may short. Okay, so bali dito tingnan natin itong mga SMD rito na capacitor kung may short, tapos mga resistor try na rin natin baka may makita tayo may short. Okay, so lagyan natin yung since ano naman ito, so lagyan na natin dito sa negative yung ating black probe o sa ground. Hanap tayo dito ng ground. Ito mayroong capacitor dito na may negative. Ito
So ito siya. Ito. Ito bali negative niya. Ito yung negative. Okay guys, mag-kuan tayo rito. Sundo tayo dito at random na mga pyesa kung meron ba tayong makikitang measure. Wala. Dito na natin lagay. Ito, ground din ito. Wala. Baka iba yung probe na hawakan ko yan. Okay. Pwede naman natin baliktarin kahit positive ang ilagay natin dito. Kasi ano na naman eh. Ayan. Ito, try natin dito. Okay, so, ganyan. Wala. Wala. Walang may short dito. Wala, to. Oops. Tumunog. Ayan. Resistor. Ah, okay lang guys kasi zero. Kaya tumunog yung kasi yung resistance niya below 100 ohms. So, dito. Wala, no? Walang may short. Baka wala tayong makita may short dito ah. Kapasitor ito yan, may tumunog sa kabila, wala naman. Okay lang yan, ground lang yan at nadidetect natin. So dito wala, no? Tumunog. Ah, 0-0 yan. Ito guys. 0-0. So, parang jumper lang yan. So, may continuity talaga yan. Tutunog talaga yan. Tapos, subukan natin itong mga transistor. Ayan, may tumunog. Wala. Wala. So, okay. Ito. Meron. Wala. Wala. Ito sa kabilang transistor. Wala. Wala. Meron. Yung ground yun. Yung na, ano natin, nakakonect siya sa ground. Mukhang wala tayong makikitang may short dito ah. Ito kaya. Wala. Ganun. Ah, rectifier. Regulator pala yan. Voltage regulator. Dito naman tayo. Uy, tumunog. Okay. Ah, ah. Kaya pala tumunog, nag-off. Okay. Ito. Dito. Open line. Ayan, meron.
meron siyang reading. Lagyan natin ulit dito. Wala yata ang makitang short. Lagyan natin ulit dito sa negative ng ating capacitor. Ground yan. Yung ground. Wala. Ground meron. Meron. Kabila. Meron. Wala. So, dito tayo. Meron. Kabila. O yun. Yan guys, may short tayong resistor. Ito guys, oh. Makita nyo ba yung resistor na yan? Yan. Ito nyo guys, ah. Yan, oh. Kabilaan meron. Meron. So, may short. Ayun, nakakita tayo ng short. Oh, resistor. Tumutunog siya guys kasi nakita ko lumalabas sa ano natin is 10. Ayan guys, tingnan yung ano natin. Yung ating tester. Pakita natin tester natin. Ito sa tabi. Ayan. Pag tinetest natin itong resistor na to, mababasa mo sa tester is 11.3. Ayan, 11.3 pare-parehas. So, naka-parallel lang sila. Kaya para-parehas. So, isa dyan na may short. O maaaring dito sa pinanggalingan. Tingnan natin bakit nagsishort. 11.3 ang reading. So, pwede siyang magkaroon ng continuity pag below ang resistance niya ng 100 ohms. Tingnan natin. Ano yung... Ayan. 430. So, 43 ohms. Ibig sabihin 0 yung multiplier. So, 43 ohms. Kaya pala siya kakaroon ng continuity. Tumutunog. Tingnan natin. Pero, nakapagtaka naman. Okay. So, dito sa ground. Dito sa ground. Dito, negative. Oh. Bakit natunog? Pwede nating sabihin, okay, pag ganito, kasi nare-read yung resistance niya. Pero, pag dito na siya galing sa ano, sa ground, tapos sa kabilang side, meron pa rin, shorted nga to. Ayan. Shorted. Kasi imposible naman parehas ground itong connection ito. So, may short siya. So, try natin guys na pasukan ng voltahe ito sa short killer natin. Titingnan natin guys kung iinit siya. Okay? Para matesting natin yung ating short killer. Okay, itabi muna natin ito. Ito yung ating short killer. Ayan. So ngayon, nasa
nasisilaw ba. Hindi lang nyo mabasa. No? So, ngayon, guys, hindi ko alam kung saan sa nasisilaw sa ayun, sa camera nga, sa ilaw ng camera. Patayin natin. So, ganun pa rin. Ilalapit ko na lang. Ngayon, nakasetting siya, guys, sa output na 5.1 volts. Tingnan natin, guys, kung iinit na pa, kaya niya painitin tong kana to. Bali tong circuit na to is tingnan natin yung ano niya. Regulator. Regulator kanya rito, voltage regulator is L7812. So 12 volts. Kasi last 2 digits niya is 12. Bali 78 series ito eh. Pag ano ba 7805 5 volts ang ano ito 12 volts kasi 7812. So sa circuit niyan may dumadalo rito na ano 12 volts. Okay, so try muna natin guys sa 5 volts. Titingnan natin kung mapapainit niya guys. Okay. Ayan natin muna. Ayan. Para mabasa niyo rin. Hindi makita yung ano. Ayan, ganyan siguro. 5.1. Ngayon, sa 5.1 volt. Okay, try natin muna sa 5.1 volt. Tingnan natin kung kaya niya painitin itong kana to. May short dito. Yung bumaba siya ng 1.2 volt nag voltage drop tapos 1.9 amperes ang ano. Okay, so dito natin kunin ito. Ayun, 5.1 volts, 0.415 amperes yung naging reading. Okay, hindi pala makita. Ayan, 5.1 volts parang yan. 4.1. Okay. Yun guys, mainit. So ito nga guys yung may short. Mainit yun. Mainit siya. So ito nga. So dagdagan natin guys ng voltage. Tingnan natin kung mapapausok niya to. Yung short na sinasabi natin. Akit natin sa 12 volts. Lagyan natin sa 12 volts. 5.6 50 8 point. Ayan, 12 volts. Ayan guys, 12 volts na siya. Okay. Tapos
Okay. Okay, so 1 ampere na yung kanya current niya. Ayun, guys, sumusok, oh. Nakita nyo? Ayan, oh. Itin natin. Ayan, guys, nakita nyo, mausok. Ayun. So, nakita natin, guys, yung short. Ito. Ayan talaga yung short. Sinabi natin. So, ito. So, natagpuan natin yung short niya. Ayan, guys, so, nakita nyo, di ba, umusok. Ayan, ah. Ayan. Tanggalin natin. Okay. So, try natin ngayon, guys, i-test yung, ano, yung circuit uli. Nawala na yung may short. Tingnan natin kung palamigin ko muna, guys, ah, kasi uminit din yung iba. Nakita nyo, guys, sumusok, diba? So, ito wala, oh. Walang kainit-init dito. Malamig dito. Ito lang, ah. Yan. Oh, wala namang pyesa rito na iba na apektuhan. So, okay, 12 volts kasi yung ano niya dito, regulator niya 12 volts. So, okay, pinunta natin siya sa 12 volts. Yun, bumigay yung ano. Yan guys, yung may ano, ay may short. Yan yung, ito yung nakahiwalay. Yan, nawala na, nakahang na siya rito. So, try na natin ulit i-check kung may continuity pa rin siya. Yan. Okay. Ito, meron pa rin yan siguro dahil below ano siya, 43 ohms lang siya, below 100. Pero pag dito, try natin dito. Tapos dito, try natin dito. Okay. Meron pa rin, meron may short pa rin dito, guys. Hindi pa nawawala yung ano. Siguro palagay ko itong apat na to short ito. Ayan, oh. Tumutunog pa rin, oh. Ayan, oh. Meron pa rin dito, eh. So itong apat na to, itatanggalin natin pare-parehas to. So hindi siya musok. Ito. Yan, sa musok. Okay. Ito, hindi musok. So, yun, ito lang, guys. Yung isa. So, check natin. Ito ulit. Itong isa, guys, musok din ito. Tanggalin muna natin to kasi may dikit. Yan, tanggalin na rin natin itong isang to. Ito na lang isa pa, meron pa tayo isang tatanggalin. Yan, so ibig sabihin shorted pa rin. Ito, kailan matanggalin to para mawala yung short. Yan, o. Oh, tanyo, guys, oh. Kahit wala ng mga pyesa, oh. Kakaroon pa rin siya ng continuity dahil dito. Kasi nakaparal siya dyan, eh. So, tanggalin na rin natin itong isa. So, ayan, malinis na.
So tinanggal na natin guys yung apat na resistor na may short. Ayan. Wala na. Okay. Tester natin. Ayan guys, wala na. Wala na yung short. Okay. Close up natin. And okay. Ayan guys, wala na. Kanina, pag tinetest natin, pag ginano natin, meron. Ngayon, wala na. Okay. Dito sa ground, negative ng ating resist, ating capacitor, filter capacitor sa cold side. Ayan, sa ground. Meron na siya, ground. Ground. Ito, wala. Oh, wala. Kasi ito, nasa positive side ito. Wala. 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 Ito, connected to sa negative o ground side. Kaya meron yan. Ano? Okay. Sana wala na individual na resistor. Okay. So, yun guys. Naipakita ko sa inyo kung gaano ka-effective itong ating short killer. Madi-determine niya kung saan dito yung short. Tsaka ito lang yung uminit kanina na pyesa. Ito wala. So, walang umusok sa part na to nung pinasokan natin ng 12 volts. Ito lang tong side na to. Ito mga resistor na to. So, nawala na yung kwan. Nawala na yung short. So, yun guys. Ang masasabi ko guys, eh, okay siya. Magandang short killer talaga to. Ayan. Ayan. Gaya ng sinabi ko guys sa last vlog ko, bago nyo pasukan ng voltage guys, alamin nyo muna kung ano yung kwandon voltage na kwandon sa circuit, yung voltage na pinapatakbo dun sa circuit para hindi kayo ma-over voltage naman pag nag-apply kayo ng ano ng voltage input. So yan yung ginamit natin ngayon, 12, kasi tinignan ko rito yung voltage regulator niya, 12 volts yung output. So 12 yung ginamit ko na rin, parang pinaka maximum. Yan, wala namang minute na pyesa, wala namang kwan dito na apektuhan na pyesa. Sa cold side lang tayo na gano, dito yung hot side. Dito tayo sa cold side nag-test. Okay. So, sana guys, nagustuhan niya itong video na to. At, paki-like and share na lang guys. At saka, mag-subscribe sa akin channel, Nib TV. And then, also, press the notification bell para ma-update din kayo sa mga next video ko pa. So, maraming salamat sa panonood. Hanggang dito na lang. Bye-bye.